kayo. Okay. And syempre, prepare our hearts, prepare our spirit, open our hearts, open our mind, and even our spirit. Because alam natin may gagawin ng Diyos muli sa buhay ng bawat isa sa atin. And we know that the miracle ay mararanasan natin sa gagawin ng Diyos ngayong araw nito. Amen? And of course, welcome, syempre, from the youth. Yan ang ating magpipreach. Walang iba kundi si Daniel Bulanhagui. Good morning po, good morning. Ako po ang magsasalita sa inyo ngayong umaga. No? Totoo nga po palang sabi nila, no? Nakakakaba nga po pala. No? Sobra, sobra. Sa totoo lang po, nung ako po ay nag-aaral ng Word of God, may halong kaba pero may halong excitement po. Kasi imagine po, kapapasok pa lang po ng bagong taon pero may bagong hamon na po agad sa akin ng Diyos. At naniniwala po ako bawat isa po dito, may bagong hamon sa inyong Diyos. Naniniwala rin po ako na with great challenge comes great opportunity. Hallelujah, Jesus. Ang akin pong mensahe ngayon ay pinamagatang possess the promise. Paano natin aangkinin ang pangako ng Diyos? Ayan. Naniniwala po ako lahat po sa atin dito ay may inihandang pangako ang Diyos. Amen. Yung favorite verse ng karamihan ano? Jeremiah chapter 29 verse 11. For I know the plans I have for you. The plans to prosper you. Amen? Ngayon, mula pa po kay Abraham, mula pa sa panahon ni Abraham, nangako na po ang Diyos na dadalhin niya ang kanyang mga tao sa lupang pangako. At ang pangako pong ito ay naipasa hanggang sa panahon ni Moses. No? Ang mga Israelites po nito, mga panahong ito, ay alipin sa Ehipto, alipin sa Egypt. Pinangunahan sila ni Moses, paalis sa Egypt, papuntang lupang pangako o ang promised land. Sa kanilang paglalakbay, marami pong naging aberya. Pagrereklamo, pagsuway, pagrerebelde, no? Lahat na ng pangangailangan nila ipinrovide ng Diyos. Lahat ng provision mula sa pagkain, sa tubig, no? Sa pananamit. Pero sa kabila ng lahat ng provision na 'yon, marami pa rin ang matitigas ang ulo, nagrerebelde, hindi mga pasaway. At ang consequences ng kanilang attitude, yung 40 days na dapat na paglalakbay nila, umabot ng 40 years. Basahin natin. Next slide. Yan. God's promise to the people of Israel. God's promise remained with Abraham's descendants, the Israelites, through their captivity in Egypt. When Moses led the Israelites out of slavery, their destination was the promised land. Along the way, the people complained and disobeyed. God provided food and water to help sustain them. Yet, they still didn't follow His directions because of their attitude and self-made setbacks. It took the Israelites 40 years to reach the promised land. At ang isishare ko po sa inyo ay tatlong commitment kung paano natin aangkinin ang pangako ng Diyos. Commitments to possess the promises of God. Number one, commit to doing things God's way or obedience. Sa Tagalog, ito po ay pagsunod. No? Basahin ko muna po ang Luke chapter 5, verses 4 to 5. When he had finished speaking, he said to Simon, "Put out into deep water and let down the nets for a catch." Verse 5. Simon answered, "Master, we've worked hard all night and haven't caught anything. But because you say so," take note ha, "but because you say so, I will let down the nets." Nung si Jesus po ay nangangaral sa tabing lawa, no, yung mga mangingisda po, magdamag nangingisda, kagabi pa silang nangingisda. No, pero wala silang huli. So napansin ni Jesus na naghuhugas na ng lambat yung mga mangingisda. Walang huli, sabi ni Jesus kay Simon dun sa verse 4. Tagalogin ko. Pumunta kayo dun sa malalim at ihulog ang inyong lambat para makahuli kayo ng isda. Ngayon, kung titingnan po natin, ano, si Jesus po ay karpintero. Si Simon ay mangingisda. Kung sa karanasan sa pangingisda, syempre lamang po si Simon. Kung sa karanasan sa pangingisda, wala pong experience si Jesus. Ano? Pero, kumbaga, sa perspective po ni Simon, hindi nagme-make sense ang sinasabi ng karpintero. Kasi anong kaibahan nun? Kagabi pa kaming nangingisda,
pero wala kaming huli. Eh ano pa nga yung umaga na? Eh, kasi po mas active po ang isda sa gabi. So hindi nagme-make sense ang sinasabi ng karpintero. Pero ano ang sinabi ni Simon sa verse 5? Guro, sa buong magdamag ay nagpakapagod kami. Wala kaming nahuli. Subalit dahil sa iyong salita, ihuhulog ko ang malambat. Hindi tiningnan ni Simon ang profession o yung karanasan ni Jesus sa pangingisda. Ang tiningnan niya ay ang salita ng Diyos. Kaya niya sinunod ay dahil si Jesus ang nagsalita. Dahil sa kanyang salita. Sa English, ang sabi doon, at your word, I will let down the nets. Ano ang sunod na nangyari? Verse 6, when they had done so, they caught such a large number of fish that their nets began to break. Verse 7, they signaled their partners in other boat to come and help them. And they come and filled both boats so full that they began to sink. At nung ihulog nga nila ang mga lambat, doon nila naranasan ang milagrong pagpapala. Sa sobrang daming isda na nahuli nila, halos masira pa po ang lambat. Halos lumubog ang bangka. Next slide. So, Peter experienced the miraculous blessings because of his obedience. Naranasan niya ang milagrong pagpapala dahil sa kanyang pagsunod. Ang lesson po dito, yung willingness natin na sumunod. Sometimes, hindi po nagme-make sense ang sinasabi ng Diyos. Sometimes, hindi po nagme-make sense ang pinapagawa sa atin ng Diyos. Pero hindi po importante kung ano yung pagkakaintindi natin sa sitwasyon. Ang importante, sino ba yung nagsalita? Sino ang nag-utos? Ang importante, yung willingness natin na sumunod. Dahil sa kanyang salita, tayo ay susunod. Ano? Basahin natin, Isaiah chapter 1, verse 19. If you are willing and obedient, you will eat the good things of the land. Ibig sabihin, yung kung ang willingness natin sa pagsunod, ang susi para makapasok tayo sa lupang pangako o para sa pangako na inihanda niya para sa atin. Kasi imagine natin kung hindi sumunod si Peter. Imagine natin kung sinabi ni Peter na, ay, naghuhugas na po kami ng lambat. Mamaya na lang po ulit. No? Kung mas nag-focus siya dun sa karanasan niya, hindi mararanasan ni Peter ang milagrong pagpapala. Ganon ka-importante ang pagsunod. Malaki po ang factor ng pagsunod para ma-receive natin ang blessings o ang pangako ng Diyos. Amen. At kadalasan po yung disobedience, hindi pagsunod, no? Rebellion o pagre-rebelde. Stubbornness, katigasan ng ulo. Yan po ang mga dahilan kung bakit hindi kaagad-agad natin nare-receive o naaangkin ang pangako ng Diyos. Basahin po natin. Next slide. Once the people leave Mount Sinai in Book of Numbers chapter 10, things go terribly wrong. Every story to follow begins with the moment of Israelite insurrection, the people complain or rebel or grumble. For example na nga po itong mga Israelites na ito. Sa paglalakbay po nila sa patungo sa Promised Land, dahil sa hindi sila handang sumunod, dahil sa kanilang pagre-rebelde, dahil sa katigasan ng kanilang mga ulo, yung 40 days na paglalakbay nila, umabot ng 40 years. Kasi nga dahil wala sa kanila yung willingness na sumunod. Marami po sa kanila nagre-reklamo sa pagkain, nagre-reklamo sa tubig, sumasamba sa Diyos-Diyosan. Yung iba po mas komportable pa maging alipin na lang ulit sa Ehipto. Marami pang iba sinisisi po nila si Moses. Ano? At ang consequences po ng mga ito, nagkakaroon ng delay. Hindi kaagad-agad natin napoposes o naaangkin ang lupang pangako. Ngayon, ito pong mga Israelites na ito, ito po'y sumasalamin sa ating mga Kristiyano ngayong panahong ito. Sometimes, marirealize po natin, bakit ang bagal ng progreso ko sa buhay? Bakit ang bagal ng pag-usad ko? I-check po natin yung willingness natin sa pagsunod. I-share ko po sa inyo ang aking personal experience. Ito naman po ay matagal na. 6 years ago or 7 years ago nung ako po ay nag-aaral. Ako po ay naging pasaway din. Marami po akong bagay na inuuna na hindi ko po dapat unahin. Ngayon, nag-struggle po ako. Yung 4 years na dapat graduate na ako. Nagkaroon ng delay, naging 6 years, no? Dahil ito sa katigasan ng ulo, pagsaway, disobedience. Ang consequences nga nito, hindi mo agad nararating yung pangako na inihanda sa iyo ng Panginoon.
Siyempre, hindi lamang po sa akin, ano, marahil yung iba po. Halimbawa, hindi agad nila ma-possess yung complete healing kasi halimbawa, diabetic ka. Eh kasi pasaway ka, sa halip na magaling ka na in 6 months, kumakain ka ng matamis, bumabagal yung healing process, nagiging 6 years, di ba? So, ganun po. So, basahin natin, Deuteronomy chapter 5, verse 33. Walk in obedience to all that the Lord, your God, has commanded you, so that you may live and prosper and prolong your days in the land that you will possess. So, to possess the promise, ang isang susi, obedience. Okay? Number one, commit to doing things God's way or obedience. Next po tayo, number two. Commitment to step out in faith. Pananampalataya. Or naniniwala tayo. Ano? Naniniwala tayo. Basahin ko muna po sa inyo ang Book of Numbers, chapter 13, verse 28. But the people who live there are powerful, and the cities are fortified and very large. We even saw descendants of Anak there. Verse 30. Then Caleb silenced the people before Moses and said, we should go up and take possession of the land, for we can certainly do it. Last verse. Hebrews chapter 3, verse 19. So we see that they were not able to enter because of their unbelief. Ang story po nito, malapit na po sina Moses, yung mga Israelites, sa lupang pangako. Pero dahil may mga naninirahan po doon sa Kanaan o doon sa lupang pangako, kailangan nilang pag-aralan kung anong klaseng pamumuhay yung meron sila. So nagpadala po si Moses ng 12 spies. 12 spies o 12 espiya para kumuha ng impormasyon sa bayan ng Kanaan. After 40 days, bumalik ang 12 spies o yung 12 espiya para magbigay ng report kay Moses. Meron silang good report at meron silang bad report. Sabi nila sa good report, mayaman ang lupa ng Kanaan, masagana, no? Pwede tayong magtanim. Hindi tayo mamumroblema sa tubig. Kasi 'di ba galing silang disyerto, kaya malaking bagay sa kanila 'to. Hindi tayo mamumroblema sa tubig kasi kusa nang umaagos ang mga tubig sa tabi ng mga bundok. Yung mga prutas, sobrang lalaki, imagine yung grapes. Isang grapes hindi kayang buhatin ng isang tao. Ganon kasagana ang lupa ng Kanaan. Ganon kasagana ang pagpapala ng Diyos o ang pangako ng Diyos. Pero anong sagot nila dun sa bad report? Anong sabi nila sa bad report? Sabi nila sa verse 28, mamaya tayo dyan. Sa previous slide. Sabi nila sa verse 28, but the people who live there are powerful. Ang tinutukoy po nila dito, yung mga higante. Kasi mga higante po ang naninirahan dun. And the cities are fortified and very large. Hindi lang mga prutas ang malalaki, hindi lang yung mga tao ang malalaki. Lahat, mga armas nila, mga bahay, mga pader, ang kakapal. Hindi natin sila kayang talunin, sabi nila. We even saw descendants of Anak there. Or descendants of Anak. Bukod dun sa mga ordinaryong higante na naninirahan dun, meron pa silang sadyang mga soldiers o yung mga super warriors nila. So sabi nila, hindi natin sila kaya. Wag nating ituloy. Ngayon gusto ko pong mapansin ninyo kung saan sila mas nag-focus. Sige, next slide po. Sa kabila ng lahat ng magagandang pangako ng Diyos, sa kabila ng lahat ng sinabi ng Diyos na maganda, tingnan nyo, the promise, the land of Canaan is good and rich land, rich with flowing milk and honey, streams running down the sides of the hills, grapes so large that 2 men carried it. Sa kabila ng lahat ng magagandang pangako ng Diyos, mas nag-focus sila sa ganitong excuses. The people that are against us are very strong. They got super warriors that are even stronger than the strong people. The walls are too thick. Tapos nagdagdag pa nga pala sila ng chismis o ng discouragement na ang lupa nangangain ng tao, the land eats people. So sa sobrang intimidated nila sa mga giants, sa mga super warriors, sa mga pader na malalaki, sa mga bahay na malalaki, ayaw na nilang tumuloy. Mas gusto pa nilang manatili na lang sa disyerto. Yung iba, mas gusto pang bumalik na lang sa Ehipto para maging alipin na lang ulit. Nakalimutan nila yung purpose kung bakit sila inalis ng Diyos sa Ehipto. Ngayon, ano nga ba talaga ang purpose? Bakit sila pinaalis sa Egypt? Basahin natin, Deuteronomy chapter 6, verse 23.
But He brought us out from there to bring us in. Take note, ha? He brought us out from there to bring us in and give us the land He promised on oath to our ancestors. Next slide. He brought us out. He brought you out to bring you in. Kaya Kanya inilabas para makapasok ka sa Kanya, sa pangako na inihanda niya para sa iyo. Hindi para manatiling nasa labas lang. Amen? Hindi para manatiling nasa desierto. No? So, He brought you out to bring you in. God did not brought you out to wander in the wilderness. God did not brought you out to become stagnant. God did not brought you out to be intimidated. He did not brought you out to become without direction. He brought you out to bring you in. Nung tayo po, dati po tayong alipin sa kasalanan. Pero when we receive salvation, God brought us out of sin so we can enter in the kingdom of God. Laging may purpose kung bakit tayo inaalis ng Diyos. Hindi para manatiling nasa labas lang, kundi para makapasok tayo. He brought you out to bring you in. The question is, next slide, what is keeping you out? Anong pumipigil sa'yo? Bakit hindi ka makapasok? Ba't ka nananatiling nasa labas? Anong sagot ng mga Israelites? Eh, dahil ng mga higante. The people that are against us are very strong. They got super warriors that are even stronger than the strong people. Dahil ng mga, ang lalaki ng armas nila, ang lalaki ng mga bahay nila, yun yung pumipigil sa amin. Nangangain ng tao yung lupa. So yun yung sagot nila. What is keeping you out? Pero anong sabi ng Diyos? Bakit hindi sila makapasok? Basahin natin Hebrews chapter 3 verse 19. So we see that they were not able to enter because of their unbelief. Dahil kulang sila sa pananampalataya. Hindi, according to God, hindi dahil sa higante, hindi, walang kinalaman, hindi sila pinipigilan ng higante, hindi sila pinipigilan ng mga super warriors, hindi dahil sa malalaking pader, hindi dahil nangangain ng tao yung lupa, dahil kulang sila sa pananampalataya, hindi sila kulang sa height, hindi sila kulang sa armas. So, tayo, we need to be reminded, refresh, renew our mind on what God has said more than what we see. No? Mas mag-focus tayo sa sinasabi ng Diyos kaysa sa mga nakikita nating excuses. 2 Corinthians chapter 5 verse 7, for we live by faith and not by sight. Alam niyo po ang isang dahilan kung bakit tayo nagkukulang sa paniniwala. Kasi pinapangunahan po tayo ng takot. Pero isang trivia po. Isang Bible phrase, no, na 365 times siyang inulit o binanggit sa Bible, fear not or do not be afraid. 365 times siyang binanggit. Diba? Sakto sa isang taon. God is reminding us na every day in our lives, wala tayong dapat ikatakot. Amen? Kaya importante po na manampalataya tayo. Mas mag-focus po tayo sa sinasabi ng Diyos kaysa sa nakikita natin. Kahit ano pang malalaking problema na nasa harap natin, matataas na gusali, mga malalaking pader, mga higanteng hadlang, tandaan po natin, alalahanin po natin, na higit na mas malaki pa din ang Diyos. God is bigger. Hallelujah. Kaya manampalataya po tayo. So believe, maniwala ka na kaya mo. Sabihin niyo po sa inyong katabi, maniwala ka na kaya mo. Amen. Kasi sa totoo lang po, konti lang po ang naniniwala sa kakayahan natin. No? Konti lang po ang maniniwala na kaya mo. Totoo po yan. Balikan natin yung 12 spies, yung 12 espiya. Di ba nagbigay sila ng good report? Nagbigay sila ng bad report. Alam niyo po ba, yung nagbigay ng good report, 2 lang po yun, out of 12. Siya ay si Caleb at si Joshua. Sabi nila, we should take possession of the land, for we can certainly do it. So naniniwala sila na kaya natin. The rest, yung 10 sa 12 spies, hindi sila naniniwala. Sila yung nagbigay ng discouragement. Sila yung nagbigay ng bad report. Hindi sila naniniwala na kaya natin. O diba? Out of 12 people, 10 yung hindi naniniwala na kaya mo. 2 lang yung naniniwala na kaya mo. No? Ngayon, sino mas paniniwalaan natin? Yung 2 o yung 10? Pansinin natin, ha? Yung 2 may pangalan, Caleb and Joshua.
Yung sampo, hindi kilala. Walang nakakaalala sa kanila. Bakit? Sino bang gustong makaalala sa mga nagsasabi kung ano yung hindi mo kayang gawin? Tama ba? Kaya sila walang pangalan, walang nakakaalala sa kanila. They are insignificant people. Hindi importante ang sinasabi nila. Kaya kung may nagsasabi sa'yo, ay hindi mo yung kayang gawin. Pangarap mo maging Miss Universe. Ay pandak ka naman eh, kulang ka sa height. Ang tanong, no, sino ba siya? Sino ba siyang nagsasabi? Importante bang sinasabi niya? Mas pansinin natin yung sinasabi ng dalawa na kaya mo. Ano ba ang sinabi ng Diyos? O ano ba ang sinabi ni Jesus sa mga naniniwala? Mark chapter 9 verse 23. Jesus said to him, "If you can believe, all things are possible for the one who believes." Lahat nagiging posible sa mga naniniwala. Remind ko po kayo sa Bible, every time na may ipinapagawa ang Diyos na imposible, nagiging posible po ang imposible. So, para makapasok po tayo sa ating promised land o para makapasok tayo sa pangako ng Diyos, importante po ang commitment to step out in faith. Manampalataya ka. Maniwala ka na kaya mo. Amen? Now, next po tayo, number 3. A commitment to stay in the Word. Para makarating sa ating promised land, importante na pinag-aaralan natin, minemeditate ang Word of God. Pag sinabing to stay in the Word sa Tagalog, manatili sa kanyang salita. Ibig sabihin, ang ating kalooban ay nakabase sa kanyang kalooban. Aligning our will to God's will. Hindi pwedeng gumagawa tayo ng sarili nating pamamaraan. Ito rin po yung naging problema ng mga Israelites. Basahin po natin. The Israelites could not stay in the promised land because they abandoned the Word of God. Sige, basahin natin yung Jeremiah chapter 7, verse 24 to 26. But they did not listen or pay attention. Instead, they followed the stubborn inclinations of their evil hearts. They went backward and not forward. Verse 25, from the time your ancestors left Egypt until now, day after day, again and again, again and again, I sent you my servants, the prophets. Verse 26, but they did not listen to me or pay attention. They were stiff-necked and did more evil than their ancestors. Maiba muna po tayo, ano? Commercial lang. Sa mga mahilig po mag-travel, sa mga mahilig po maglakbay, para makarating po sila sa kanilang paroroonan, importante po na meron silang direction. Diba? Yung mga old school na manlalakbay, gumagamit sila ng compass, mapa. Ngayon sa modern technology, yung mga drivers natin gumagamit sila ng Google Maps, Waze. No? Sa mga hindi po nakakaalam, ang Waze po ay application na ipipin mo lang doon yung location or yung destination, mag-generate na yung direction na pwede nilang sundan. Siyempre, common sense, kung hindi mo alam yung daan, kung ayaw mong maligaw, no? Kung gusto mong makarating sa pupuntahan mo or sa destination mo, importante, sundin mo yung instructions or sundin mo yung direction. Ano? Hindi pwedeng gagawa ka ng sarili mong pamamaraan, so pwede kang maligaw. No? The same concept applies to us Christians. Importante na pinag-aaralan natin or para makarating tayo sa ating promised land or para makarating tayo sa ating destinations, importante na ang nilalakaran natin ay ang salita ng Diyos. Pinag-aaralan, minemeditate ang Word of God. Bakit? Because God's Word gives you direction. God's Word gives you direction. It helps you to understand God's perfect will. When you know His Word, no matter what your senses tell you, you'll be able to discern God's perfect will. His perfect will for you, and a lot of times, can be different from what your feelings or other signs tell you. So kung ayaw nating maligaw, no? So instead na, baka minsan instead na nag-move forward tayo, eh, we are moving backward. Kasi gumagawa tayo ng sarili nating pamamaraan. Balik nga tayo dun sa kaninang slide.
But they did not listen or pay attention. Instead, they followed the stubborn inclinations of their evil hearts. They went backward and not forward. Bakit? Kasi sinunod nila yung sarili nilang pamamaraan. They abandoned the word of God. Hindi sila nanatili sa salita ng Diyos. So importante, para makarating tayo sa ating destination, para makarating tayo sa ating promised land, manatili tayo sa kanyang salita. Amen. Saan natin mababasa yan? Proverbs chapter 3, verses 5 to 6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Hindi sa sarili mong pangunawa o sa sarili mong kakayahan. In all your ways, submit to Him and He will make your path straight. In all your, sa ibang translation, in all your ways, acknowledge Him and He will direct your path. So, again, para makarating tayo sa ating destination, stay in the Word. A commitment to stay in the Word. Manatili tayo sa kanyang salita. For God's Word gives you direction. Next, entering into the life God promised you is very closely linked to how much you value, believe, speak, and live out God's Word. God's Word is always successful, it is always powerful, and it will always lead us toward His promises. Now, recap po natin, i-review po natin yung tatlong commitment para ma-receive natin ang pagpapala ng Diyos. Number one, commit to doing things God's way. Importante na sumunod tayo. No? Obedience is the key. Number two, a commitment to step out in faith. Manampalataya tayo, maniwala ka na kaya mo. For we live by faith and not by sight. Mas mag-focus tayo sa sinasabi ng Diyos kaysa sa mga nakikita nating excuses. And last one, a commitment to stay in the Word. No? I-meditate natin ang salita ng Diyos. Pag-aralan natin, manatili tayo sa kanyang salita. For God's Word gives you direction. Now, ang mabuting balita po, lahat ang Diyos po tapat sa kanyang pangako. Amen. Next, God keeps His promises. Not a single one of all the good promises the Lord had given to the family of Israel was left unfulfilled. Everything He had spoken came true. So, hindi lamang naman po ito nag-a-apply sa mga Israelites. Hindi naman po nagbago ang Diyos hanggang sa generation natin. Ang layunin niya, same pa din. Even today, God has not changed. His purpose is the same. You are His child, and He desires for you to possess the promises of His word. Ano ba yung mga example ng promises ng Diyos pag nagbasa tayo ng Bible? Next, God promises to strengthen you. God promises to give you rest. God promises to meet all of your needs. God promises to answer your prayers. God promises you eternal life. So kung gusto mong malaman kung anong pangako sa iyo ng Diyos, hanapin mo sa kanyang salita. Panghawakan mo ang kanyang salita. Sundin mo ang kanyang salita. At manampalataya ka. Search out His promises for you in His word. Hold on to them. Obey what He asks you to do. And step out in faith. Diyan po nagtatapos ang aking mensahe. Sana po ay may natutunan tayo.